Luke chapter 5, verse 1. Minsay, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao na ibig makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin na kalunsad ng mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambak. Verse 3, lumulang siya, si Jesus, sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya, si Jesus, sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4, pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, pumalawag kayo at ihulog ang mga lambak upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambak. Verse 6, gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambak. Verse 7 to 9, kaya kinawaya nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga tao, ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Verse 8. Are you listening? Amen. Nang makita iyo ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Verse 9, nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ng mga kasosyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. May the Lord bless upon the reading of His word. Mga kapatid, ang tema po natin patungkol sa obedience matters. Napakahalaga po ng pagsunod. Tanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang gusto ng blessing taas ang kamay? Amen. Yung ayaw magtaas, ayaw niyo? Gusto ko ba natin ng blessing? Amen. Pangalawang tanong, sino po sa inyo ang willing na sumunod para magkaroon ng blessing? Oh, kasi po, ang sekreto ng blessing ay nasa pagsunod. So kung tayo po ay susunod, may blessing. Sa Bible po, nakita ko, mula sa Old and New Testament ng pag-aaral, makikita niyo po na napakahalaga yung pagsunod. So simula po sa isang tao na hindi sumunod, lahat po ng tao sa buong mundo, hindi lang sa Espanya o sa Pilipinas, ay naapektuhan, nagkasala, nagkaroon ng maraming mga problema, sakit, nagkaroon ng mga anxiety, nagkaroon ng mga worry sa buhay, depression, nagkaroon ng takot because of one man na nag-disobey. Si Adam. Pero, glory to God, dahil sa isang tao na si Kristo na sumunod, lahat ng tao
na tumanggap at nanampalataya sa Kanya, lahat sila ay tumanggap ng blessing mula sa Panginoon. Amen. Tumanggap ng kapayapaan, tumanggap ng kagalingan, tumanggap ng freedom, victory, provision. So, obedience brings blessing. Sabihin natin, obedience brings blessing. So, ano po nga ba ang pagsunod? The general concept of obedience, both in the Old and New Testament, relates to hearing or hearkening to a higher authority. Now, pag sinabi pong obedience, mga kapatid, kinakailangan ikaw ay merong pinagpapasakupan at napapakinggan na higher authority. Alam po natin, ang siyempre, ang ating higher authority, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Yes. Pero kung ikaw ay nasa church, who is our higher authority? Ha? Sino ho? So meron po tayong mga delegated authority. Ang ating authority si Lord, pero pag sa church, meron tayong mga pastor, mga elders, mga leaders sa bawat ministry, at sila po yung ating higher authority. Sabihin natin, higher authority. Higher authority. So, kung ikaw ay anak, at meron ka pang mga nanay at tatay, ang iyong higher authority sa pamilya ay ang iyong magulang. Amen? Amen. Kung ikaw ay estudyante, ang iyong higher authority ay ang iyong teacher, school. So, kung ikaw ay nangangamuhan, nagtatrabaho ka, meron ka mga amo, mga kapatid, iyan po ang iyong higher authority. So, obedience is an attitude of heart toward a higher authority. Ito po ay isang attitude ng puso. What is obedience? Attitude of heart. Ugali ito o isang ang attitude po natin ng pagsunod ay nagsisimula sa puso. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, nagsisimula pa lang po tayo. Makapalik na lang po tayo sa... So, may hintay niyo ho, na kapag hindi right ang heart, magkakaproblema yan sa pagsunod. Pag hindi tama ang puso, may problema sa pagsunod. Pagka ho tama ang puso, madali lang sumunod. Sabi ng iba, Pastor, kasi ang hirap namang sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, wala kang mababasa sa Biblia na nakalagay na mahirap sumunod sa Lord. Yes. Pero mababasa mo sa Bible na ang salita ng Diyos ay madaling sundin. Kapag ikaw ay willing and obedient, madaling sundin ang salita ng Panginoon kapag may willingness. So, depende yan sa attitude ng ating puso. Kaya nga po, isa sa definition ng obedience, mga kapatid, sa Bible is the idea of positioning oneself under someone by submitting to their authority and command. Inilalagay mo yung sarili mo, ipinoposition mo yung sarili mo na nagpapasakop ka sa isang under authority. Yung authority o higher authority mo. Saan ka man? Sa church, sa family, sa school, o sa work. Yun ang ibig sabihin ng obedience. Ipinoposition mo yung sarili mo, inilalagay mo yung sarili mo, na meron kang puso nagpapasakop sa Kanya. So sa Greek word po ng New Testament, obedience means, ibig sabihin po nito ay, to hear God's word and act accordingly. Sabihin niyo po, to hear God's word, and act accordingly. So, pag sinabi ko obedience sa New Testament, nakinig ka ng salita ng Panginoon sa Greek word, tapos inaktuhan mo, sinunod mo yung sinabi ng Panginoon. So, hindi lang po sapat yung nakinig ka, kailangan sinunod mo, inaktuhan mo. So, kaya nga po, according to the Holman Illustration Bible Dictionary, obedience is to hear God's word and to act accordingly. Amen? Amen. True hearing or obedience involves the physical hearing that inspired the hearer and belief
or trust that in turn motivates the hearer to act in accordance with the speaker desire. Anong pinakikita nito? Ang pagsunod, mga kapatid, sa Bible ay ganito po. Biblical obedience to God means to hear the word of God, to trust, patitiwalaan mo yung napakinggan mo na word, to submit, nagpapasakop ka sa word of God, and surrender to God and His word. That is biblical meaning of obedience. Palakpakan natin sila. Amen? Amen ba? So mga kapatid, bigyan ko po kayo ng tatlong bagay kung bakit kinakailangan po tayong sumunod. Marami pong reason o biblical na reasons why we need to obey God. Pero sa pagkakataon nito, dahil isang buwan natin itong pag-uusapan, bibigyan ko muna kayo ng tatlo lang. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Pag muna kayo matutulog, magsisimula po ng tatlo, wala pa tayo yung number one. So, number one, makikita po natin, obeying God in small matters is an essential step in receiving God's greatest